God make things well in the life of Brother Elmer Eleazar. Oh, wow! Praise God! Can you imagine that, brothers and sisters? Minsan iisipin po natin, kapatid, ang buhay po natin. Ang buhay ko, ang buhay mo. Minsan iisipin mo, saan ka pupulutin ng Diyos? Paano kung hindi mo nakilala ang Diyos? Paano kung hindi ka na-renewed? Paano kung hindi ka napasama sa Simpleng Life in the Spirit Seminar, kapatid? Paano na ngayon? Minsan nga iniisip ko po ang buhay ko po ngayon. Sabi ko, how come Brother Vic is here doing the Be Inspired, no? Spreading the good news. Sorry, kapatid. As I will always share to each and every one of you, brothers and sisters, lagi ko po sinishare sa inyo, ako po nung nag-aaral ako, Row 4. Row 4 po. Nako, ano ba Row 4? Hindi ba ang Row 1 yung matatalino, yung Row 2 matalino, yung Row 3 magagaling pa rin yun. Pero Row 4, ewan ko sa inyo. Yun yung category ko noon, kapatid. Pero ngayon, wow. Why? Because wisdom comes alone from God, brothers and sisters. The only things na anong challenge ni brother kanina? Anong challenge ni Brother Elmer kanina sa atin? Put Christ in the center of our life and you will sing beautiful in our life, brothers and sisters. All things made well. Katulad po ng gospel po natin, yung pong bingi nakarinig, yung pong pipi nakapagsalita, yun po yung nangyari kay Brother Elmer. Nakarinig po siya ng salita kasi po nawala na yung pagkabingi niya. Yung kanyang pagkapipi po, nawala na po yun. Nakapagsalita na po siya ng salita ng Diyos. Oh, wow! Kapatid, ang alam niya salita nun ay maglagay eh. Oh, di ba? Mang-umit eh. Oh, maglabas ng kung ano-ano eh, yung tukso ng mundo. Kaya nga, brothers and sisters, we want to be successful in our life? Let's make all things well. Pagbutihin po natin. Gusto mong bumuti ang buhay mo? Ang buhay po natin. Pagbutihin po natin ang ating buhay, kapatid. Gusto mong umulad yung negosyo mo? Sabi nga, sasabihin na siguro namin ni Brother Elmer, huwag tayong mandaya, bubuti yung negosyo mo. Kasi po, kapatid, maraming tao po kasi, kasama po ako, kasama si Brother Elmer, yung panawagan kasi ng mundo, kailangan kumita ng pera sa madali ang persahan, yung instant. Alam nyo po, pagka instant, hindi po maganda nangyayari. Kaya nga, mas maganda, all things well, done well. Yun yung isang pinaka-the best sa atin. Gusto mong makapasa sa examination mo? Ikaw na estudyante, no? You want to be the best student? Study well, kapatid. Hindi, sorry. Huwag kang mangopya katulad ni Brother Vic nung nag-aaral. Kapatid, wala kang makukuha, wala kang matatandaan. Ngayon nga, pag tinatanong ako ng mga anak ko sa assignment nila, anong sagot ko? Kay mama mo ikaw magtanong kasi absent ako nung tinuro yan. Ang pangit. It's just a colloquial word, just a joke. But pangit, kapatid. Sorry, ang pangit po. Ang sarap sanang marinig ng anak natin na, sige anak, tutulungan kita, pagbubutihin natin yan. All things made well, like God. You want to be promoted in your job? Oh, kapatid, magtrabaho ka na maayos. Huwag kang mandaya ng oras. Huwag kang magdaya ng trabaho mo, kapatid. Minsan po kasi, ganun ang nangyayari sa atin. Gusto natin ma-promote, pero wala naman tayong ginagawa. Pinababayaan natin ating trabaho. Hindi po ganun. Everything's made well. Now, friends, people of God, ako, ikaw, tayo po na mga mag-asawa. Gusto mo maging strong yung marriage natin? Oh, kapatid, all things well. Pagbutihin natin yung ating samahan. Yung bilang mag-asawa, babae at lalaki, hindi lang po lalaki, hindi lang po babae, both. Kaya nga sabi, together eh. We will do it together. Yes, meron po bang pagpasbuhay mag-asawa na walang problema? Marami, kapatid. Pero yun nga po yung masasabi ko po eh. Kapatid eh, 41 years na po kami ni Sister Emma. Praise God. Oh, yes. Meron. May mga pasundot-sundot. Even now, meron pa rin po. Pero pag si Jesus ang nakasentro sa buhay po natin, lahat po napapats up. Lahat po na iaayos. Especially kung magdadasal po tayo.
Marami po sa atin may sakit, kapatid. Hindi lang po bingi, hindi lang po pipi. Marami po sa atin bulag. Marami po sa atin bulag sa katotohanan. Marami po sa atin bingi. Bingi, hindi tayo nakakarinig, no? Minsan nga this is a joke, no? Sabi nung bunso nila, kuya, pahiram nga ng 1,000, pahiram ng 1,000. Ano? Ano ka mo? Pahiram ng 1,000. Ano ka mo? Hindi ko marinig. No? Minsan ganun eh, no? Sabi nung isang kapatid na babae, kuya, ang sabi niya nanghihiram siya ng 1,000. Na ikaw pala nakarinig eh. O sige, di pahiramin mo. Sorry, kapatid. Ang tawag doon sa Bisaya, bungol. Bingi sa katotohanan. Minsan po ganun eh. Paano kung tayo naman may pangangailangan? Di po ba, kapatid? Minsan meron tayong sakit. May sakit tayo sa ating pagkapipi. Pipi tayo sa katotohanan. Sorry, no? Malapit na naman po eleksyon. Ilang buwan na lang po, Mayo na, eleksyon na naman. Ito po, nagtatalo na naman. Ang dami kang naririnig. Ako po ay senior na, siguro. Ngayon ko masasabi, kapatid ko, we need, kailangan po ipagdasal po natin yung mamumuno po natin. At sana naman po, yung magiging kandidato po, sana naman po talagang pagbutihin na po natin. Maawa po tayo sa ating bansa, kapatid ko. And each and every one of us, gusto nating magkaroon ng maganda, masagana, na magandang bansa, kapatid. All things well, gawin natin, pagbutihin po natin. Huwag tayong sumama doon sa mga nambibiktima. Huwag tayong sumama doon sa hindi maganda ang ginagawa. Maganda ang gawin natin para sa ating bansa, para sa ating kapwa. Friends, people of God, katulad po ng ating Panginoon, pag siya po ay gumawa, pag siya po ay nagbigay, kompleto, Ricardos, yung wala ka nang hahanapin pa. And so, brothers and sisters, tonight, as we go on with this, be inspired, brothers and sisters. Be inspired in doing well. Be inspired, brothers and sisters, in loving, in caring sa ating pong mga anak, sa ating pong mga magulang, sa ating pong kapwa, sa ating paghahanap buhay. Do, make things well, katulad po ng ating Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang pinaabot mo po sa amin. Marami pong salamat sa iyong pong mensahe dito po sa aming pong Be Inspired, o Panginoon. Lord God, samahan mo po kami upang lagi po kaming matuto na pagbutihin po namin yung aming ginagawa. Pagbutihin po namin ang aming pagtatrabaho kung kami nagtatrabaho. Pagbutihin po namin ang aming relasyon sa pamilya upang magkaroon kami ng mabuting pamilya, ng maayos sa pamilya, ng masaganang pamilya. Pagbutihin namin ang pagiging isang Kristiyano, ang pagiging isang mamamayan upang ang aming bansa ay umunlad. All these things, Father, we ask, we pray in the mighty name of your Son, Jesus, with the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise God. Okay na po.